ating Justice Tony Carpio tungkol dito sa baka daw pwedeng ma-disqualify si ano si Senator Marcos na tumakbo dahil tungkol sa isang tax case na ito Trixie, matagal na itong na resolve ba? Hindi sinasabi ng mga nagre-report yan. Itong tax case na ito, hindi yung issue, yung hindi niya hindi siya nakapag-file file, now. File. From 1982 to 1985 na kanyang tax returns. Please remember that 1982 to 1985, he was a government official. Governor ba siya nun? Governor. He was the governor of Ilocos Norte. And that any person will know na if you are in government, you file of course your the tax return, etc. But meron kang withholding tax. So yung tungkol sa payment, palagay ko nabayaran yun eh. Kaya siya na-file. Na-fine siya ng failure to file. Not for tax evasion ha, take note guys. Baka may mag fake news niyan. Hindi po tax evasion to kasi may obligation tayo mag-file ng return. Yes. Kahit kunwari nasa gobyerno ka, may withholding tax. File ka ng return, ikakabit mo yung certificates of withholding tax yes, mo. Kahit wala kang babayaran na tax, kahit zero yung rate mo, o kahit file ka pa rin. In the case of family, meron silang tax credits dahil nag-overpay sila sa certain year, i-allege mo yun doon. So, sabi ni Justice Carpio, galing niya, in fairness, ang galing niya, nahukay niya yung kaso. No? Daming ganyan kalkalan na kasi ngayon. Panahon na ng kalkalan kasi ngayon. In this case, from 1982 to 1985, failure to file return. So, nung bumalik na si Senator, si BBM dito sa Pilipinas. Kasi na-exile sila. Inayos naman nila immediately. So, kaya lang, sabi niya, yun nga, failure to file lang yan. So, dapat nga, fine lang yan and so on. Pero nilabanan nila yung kaso all the way to the Court of Appeals. Yes. So, Court of Appeals, eventually, winidraw na lang nila at binayaran nila yung fine. So, meron technically conviction. Pero ang conviction niya is for a fine. To pay a fine. Okay? Wala kasing taxes na babayaran kasi nga, failure to file, withheld na yung taxes niya. Matagal nang nabayad yun sa gobyerno. Ngayon, ang sinasabi ni Justice Carpio, ang grounds for disqualification ay conviction of a crime with a penalty of more than 18 months, crime or conviction for a crime involving moral turpitude. Ngayon, since hindi siya papasok dun sa 18 months na rule, kasi ang Court of Appeals, sinet nila yung penalty to a mere fine, sabi ngayon ni Justice Carpio, pwedeng i-argue na crime involving moral turpitude yung failure to file. So, binalikan ko lahat ng jurisprudence kasi wala talagang law that says ito yung crimes of moral turpitude. Nagde-decide ang Supreme Court case to case on that. So, yung mga examples, kasi moral turpitude ibig sabihin vile, base crime. Napakatindi. Ano yung mga crimes na ano, examples of crimes involving moral turpitude. Perjury, rape, murder, libel. Naks, kaya si Senator Trillanes kabado eh. Sino pa ba? Yung mga ganon klase. Falsification. Yan. Hindi po kasama dyan yung failure to file. Hindi nga kasama ang tax evasion eh. Doon sa listahan na yun. So, anong gagawin? Ang sinasabi ni Justice Carpio, it can be argued. Ibig sabihin, kasuhan nyo. Tapos i-argue natin na moral turpitude yan para mapatid lang si BBM. Actually, ginamit na yan in his nagamit yan doon sa first time, ano, first time ba o second time siya nag-ano, for national office. And walang decision na sinabi ng ano COMELEC or even any of the courts na sinasabi hindi disqualified ka for running, hindi wala tatlong beses na nga siyang nagtakbo for ano national for national office, and then he's always been governor, congressman, etc. since the time he came back 1992.